Yo, kamusta mga kalingap? Magandang araw. Dito kami ngayon sa Little Siargao, kung tawagin ni Commander Marcos. Ayan, medyo malakas yung alo natin dito ngayon. Tapos malakas din yung hangin. At kapag okay po yung panahon dito mga kalingap, ay marami po dito yung namamasyal. Ayan, kita nyo naman, maganda ito kapag hindi siya makalat, no mga kalingap. So ayan, nandun si Commander Marcos, oh. May pupuntahan yata doon, di ko alam. Ang ganda po dito. Kaya lang ngayon eh, medyo makalat po dito. Ayan, may buko pa nga dito, oh. Ito po mga kalingap, oh, buko. Laglag galing sa nyog dahil sa lakas ng hangin, no mga kalingap. Ayan, mamaya-maya pupunta na rin kami. Talagang napadaan lang kami dito at gusto namin maipakita sa inyo yung ganda dito sa Little Siargao, dito sa bayan po ito ng Kapalonga. At meron ditong story mga kalingap dyan, may butas po dyan na sinasabi sila na may nalunod dati dito na napunta po siya doon sa bayan po nila Robin Padilla, sa bayan po ng Panganiban. Doon po siya inanod, dito, pero dito siya nalunod, tapos doon lang siya napunta. So sinasabi nila na may butas daw po dito. Yan, pero no, yun naman po ay medyo matagal ng panahon na nangyari dito. Kaya sa tingin ko po ay may mga naliligo dito noong mga nakaraang araw. Siguro okay naman. Medyo matagal naman na nangyari yun. So siguro safe naman na ngayon. Medyo malakas lang alon dito talaga, oh, sa parte na to. At siguro pwede nga dito mag-surfing. Ayan, nandun, oh. May bato po doon, tapos may mga nagpipictorial doon. Marami doon nagpipictorial. So ayan, dito po sa parte na to, sa kabila niya, eh, medyo parang dinaanan ng bagyo. So ayan po mga kalinga po, medyo sira-sira yung bahay dito. At kapag may time tayo siguro, balikan natin ito. Dahil siguro sa lakas ng hangin to kaya nasira. So papunta na tayo ngayon mga kalingap. At ngayon po mga kalingap ay papunta na tayo dun sa totoong pupuntahan natin ngayong araw. Dahil napadaan nga lang kami dito sa Little Siargao. At ayan po, may papabutan din ng tulong ngayong araw si Commander Marcos. At gusto ko lang shoutout ang lahat ng OFW, lahat ng sumusuporta po sa atin, lahat ng naging sponsor natin. At kay Kuya Ed, shoutout po kay Kuya Ed. Maraming maraming salamat po sa tulong niyo po sa amin. God bless po sa inyong lahat. So ngayon, samahan nyo kami, papunta tayo kung saan po yung papabutan natin ng tulong ngayong araw. Ayan, nataahon tayo dito. At ito pong dinadaanan namin mga kalingap ay medyo liblib din po ito na lugar. Pero at least po ngayon, sa tinagal po ng panahon ay may simentado na po siya na daan. Kaya hindi na tayo ganun kahirap, mahihirapan sa ating dinadaanan po mga kalingap. At ayan po mga kalingap, habang papunta kami doon, minadaanan kami dito nga ito. At Tinago Beach Resort. Ayan, oh, napakaganda. Meron po siya dito sa taas. Ayan, kung napapansin nyo doon sa taas ng bundok, ay meron siya mga picture na ganito. Ayan, oh, di ko alam kung parang nakita ko na to sa ibang lugar, may ganito din. Ayan, may heart. Tapos yan, may ganito. Napakaganda po dyan dahil kita nyo yung buong karagatan doon sa taas. Kasi nga, nasa taas siya ng bundok, no? Napakaganda dito. Minsan pumunta kami dito, ay talagang solid naman talaga. So ayan, tara, punta na ulit tayo. At dito po mga kalingap, uy, may pato. At dito po mga kalingap ay medyo malubak na po yung daan dito at hindi pa tapos pala yung ginagawang kalsada dito. Pero hindi naman po ganun kahirap dahil hindi naman siya masyadong mabato at hindi naman po sobrang putik talaga. Kaya kaya naman po natin itong daanan ng motor. At ayan, kita nyo naman po yung dinadaanan natin ngayon. Medyo may tubig lang dito sa una-unahan. Ayan. At least hindi naman sobra. Hindi naman sobrang putik talaga. At sana matapos na rin itong daan na ito kasi marami ding tao na dumadaan dito papunta doon sa kabilang barangay. At sa awa ng Diyos ay pautay-utay naman na yun ang nagagawa na itong daan na ito. So yun po mga kalingap, at huminto muna ulit kami dito kasi may nadaanan kami ditong falls, no mga kalingap. Meron pala ditong falls na tinatago na siguro kung madedevelop ito sa tingin ko ay pwedeng paliguan ng mga tao dito sa Kapalonga o ng mga turista. Kasi mukhang masuka lang siya at hindi na de-develop, no, hindi napapansin. Pero ayan, papakita ko sa inyo, ang ganda po. Ayan, medyo nasa malayo tayo kasi hindi ko alam yung daan dyan pababa. So i-zoom natin para makita nyo. Ayan, nakikita nyo po ba yung falls? Ayan, oh, bato yan. At nanggagaling siya sa bundok. Ayan, medyo may kataasan din. Andun pa, dun pa pinanggagalingan niya. Tapos meron siyang parang paikot dun sa baba niya na pwedeng paliguan. So ayan mga kalingap, nadaanan lang namin dito. Ayun po mga kalingap, habang papunta kami doon nga kay tatay sa ating papabutan ng tuloy, napadaan kami dito sa binablog ni Commander at pinuntahan niya na rin, binisita na rin at pinabot na ng kaunting tulong. Ngayon grabe po yung bahay nila, oh. Tinan niyo yung bahay nila. Grabe, marami po yan silang anak dyan. Tapos yung nagsisiksikan lang sila dyan sa bahay na yan.
So yun mga kalingap, at tapos na po tayong dumaan dun sa talagang malubak na daan. At medyo may kalayuan din, pero ngayon nandito tayo, papasok na po ito doon sa ating pupuntahan na matanda. At bibisitahin natin siya, makapagdala tayo ng konting groceries. At tingnan nyo, ang ganda oh. May ano yan, sapa ba yan o ano, ilog? Ilog. Sapa? Ilog. Ilog yata ito, no? Hindi ko alam kung saan nanggagaling, kung sa bundok o sa dagat yung tubig dito. Pero ang ganda, sobrang presko ngayon. Aakit na tayo doon sa matarik na yon. Ito na yung papasok doon sa pupuntahan natin ngayon. Ayan mga kalingap po, nakikita nyo yung matarik na yan. Ayan po ay dire-diretso pa hanggang sa taas. Kaya medyo nahihirapan din yung motor dyan umakyat. Pero ganun at ganun pa man ay kailangan natin niyang puntahan. So ngayon tara na mga kalingap. At abangan nyo po sa part 2 ng ating vlogs. Kung sino po yung ating bibisitahin dito sa lugar na ito. Na senior na din, na kailangan din talaga ng tulong. At ngayon may kaunti tayong maibibigay sa kanya. At maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta Marcos TV Channel, Commander ni Marcos nasa likod. At sa lahat po ng ang Team Kalingap, kay Kuya Val, Santos Matubang, kay Ate Inna Vlogs at kay Kalingap Rab, shoutout po sa inyo lahat. At shoutout po sa lahat ng OFW, sa lahat ng mga naging sponsor namin. Salamat po sa inyo lahat. Kuya Ed, shoutout po sa iyo. So ayun lang po and thank you very much. God bless.